Ako nito makausap si Secretary Rex Gatchalia, ang sabi niya sa akin, Kong, meron na tayong pondo sa Ingris. Baka naman mamatay na ako, hindi pa ako makatikiman lang kahit papaano. Ang kwento ni Nanay Antonia ay kwento din ng maraming mga nakatatandang Pilipino. Pareho ang sitwasyon, parehong walang social pension, ngunit pareho at patuloy na umaasa na mapapasama sa listahan ng makatatanggap ng buwan ng social pension bago pa man sila tuluyang bawian ang buhay. Bumalik ako doon, sabi wala pa rin ako sa listahan. Kaya nga, pumunta ako ng DSWD. Nagtatanong ako doon kung bakit ako, ma'am, sir, wala pa ako sa listahan. Ang tagal-tagal ko nang nag-a-apply ng social pension until na wala pa yung pangalan ko. Kaya nga, minsan, nung nag-follow-up ako ng May, ay nanay, ika nga, hindi mo ba nakita yung paski namin sa labas? Sabi ko, bakit naman kasi hindi kami tinitext para hindi na kami mag-aksaya ng time papunta dito? Ang ILRR, bago natin ang implementation, pa-approval niya sa mga concerned agencies like the SWD, DTI, DOLE, DILG, lahat yan, magkakaroon na naman na approval doon sa concerned agencies. Eh, wala silang ginagawang ganyan. Ang sinasabi nila, may IRR, pero hindi approved. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat na seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am yeah. Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. Ang problema natin dahil yung increase ng ating social pension. From 500 to 1,000. Ito ay nag-lapse into law noong July last year, 2022. Ngayon ay July na naman, 2023. Ibig sabihin, one year na nakakaraan. Nakuli ko makausap si Secretary Rex Gatchalia, ang sabi niya sa akin, Kong, meron na tayong pondo sa increase. Ang problema ko, nakatali ang aking kamay dahil hanggang ngayon, wala pang IRR. Hindi ko may distribute dahil ako naman ang mananagot, sabi niya. E totoo na may sinasabi ni Secretary Rex. Ngayon, ang sinasabi naman ng NCSC na lahat ng mga senior citizens na nakakausap nila, tapos na raw ang IRR nasa website nila. Bakit hindi nila dali sa DSWD. Kasi ang ILRR, bago natin ang implementation, pa-approval niya sa mga concerned agencies like DSWD, DTI, DOLE, DILG, lahat yan, magkakaroon na naman na approval doon sa concerned agencies. Eh, wala silang ginagawang ganyan. Ang sinasabi nila, may ILRR, pero hindi approved. Kaya pinananawagan ko sa NCSC na madaliin nila yung approval ng IRR para ang ating mga senior citizens ay nakangangakaantay dun sa ating 500 pesos increase ng social pension. Kung para lang maintindihan ng mga kababayan natin, magkano currently yung natatanggap nila at saka magkano na yung magiging matatanggap nila pa oras na maipasa yung IRR? Actually, ang dati nilang tinatanggap ay 500 pesos. Na isa pa sa dati, nagawa natin increase, yung 500 ay magiging 1,000 na ngayon. At kung nagawa agad ang IRR, ito ay mag-effective 2023 January.
ang sinasabi nila sa mga senior citizens, January next year pa raw maibibigay. Yun ay mali. Dapat January 2023 kung hindi sa kanilang kapag-alam. Imagine, one year na nakaraan, hindi pa nila nagagawa yung IRR.